Trade approved! Welcome to Barangay Ginebra. Tyler Tio, at sino-sino nga ba ang kasama sa naging trade package ng Barangay Ginebra? Makuha lamang itong si Tyler Tio. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Kumpay nga mga ka-idol na naidaos ang PBA All-Star Game sa Iloilo City. Marami din talaga ang sumuporta mga ka-idol. At nakilala nga natin ang mga PBA All-Star kung saan tinalo nga ng Team Japet ang Team Scottie Thompson. Nag-step up din mga ka-idol sa Obstacle Challenge ang big man ng TNT na si Dave Marcelo. Habang nakilala naman sa Slam Dunk Competition itong si David Morel. At sa shootout mga ka-idol sa 3-point shootout, nanalo dyan itong si Polly ng Magnolia Hot Shots. Itong ang si Polly ay sobrang nag-step up mga ka-idol dahil hindi nga lamang siya nanalo sa 3-point shootout, siya rin ang naging MVP ng Team Japet. Sa Junior Division ng PBA All-Star Game, natalo nga ang Stalwarts ng Great sa score na 158 at naging Best Player of the Game ay walang iba kundi player din ng Magnolia Hot Shots na si Adrian Wong. Kung matindi man mga ka-idol ang harapan sa PBA All-Star Game, maging sa mga individual performance, nagiging matindi rin ang harapan mga ka-idol sa pinakabagong PBA Esports kung saan pinangungunahan pa rin niya ng Barangay Ginebra na undefeated na 7 ang panalo at wala pa nga silang talo. Sinundan niya ng Northport Batang Pier at Phoenix Super LPG na may 6 na panalo at 1 talo at sinundan din niya ng Tropang Giga at Converge Fiber Xers na may parehong 4 na panalo at 2 talo habang nandyan ang NLX Road Warriors na may 3 panalo at 3 talo, Meralco Bolts na may 3 panalo at 4 na talo habang nasa bottom 4 naman ang Magnolia Hot Shots, Rain or Shine, Blackwater Bossing, Tira Firma at San Miguel Birmen. Para naman sa pinakaabang ang PBA Governors Cup, pinangungunahan pa rin yan at may pag-asa nga na makakuha ng twice to beat ang Tropang Giga na may 9 na panalo at 1 talo, San Miguel Birmen na may 8 panalo at 2 talo, gayon din ang Barangay Ginebra, Meralco Bolts na may 7 panalo at 4 na talo, Magnolia Hot Shots, NLX Road Warriors na may parehong 7 panalo at 4 na talo, Converge Fiber Xers na may 6 na panalo at 5 talo, Phoenix Super LPG na nakakuha sa pinakahuling spot para sa qualifying rounds na may 4 na panalo at 7 talo. Kinilala na nga rin ang mga eliminated teams na Northport Batang Pier, Rain or Shine, Tira Firma at Blackwater Bossing. Para naman sa mga nangungunang import at may pag-asa nga para maging best import ngayong conference, nandyan nga't nangunguna itong si Cameron Clark na may 28 points per game habang sinundan niya ni KJ McDaniels na may 26 points per game at pumangatlo nga itong si Justin Brownlee. Average din na 26 points per game, 10 rebounds per game at 7 assists per game. Sa bandang huli nga'y makikilala pa rin natin kung sino magiging best import kung sinong mananalong team mga ka-idol. Dahilan nga't ang Northport Batang Pier ang pinakabagong eliminated na team sa PBA Governors Cup, kami nga ang nagtatanong kay Robert Boli kung tutuloy siya sa paglalaro sa Taiwan League. Ngayong eliminated na nga ang Northport Batang Pier at sabi nga ni Robert Boli, nakafocus siya sa PBA at ang dami pang pwedeng mangyari. Sabi niya rin na maraming dapat ayusin sa Northport Batang Pier. Pinakabagong resulta ng laro mga ka-idol, tinalo nga ng Tropang Giga ang Northport Batang Pier sa score na 134 na nagdala nga sa Northport Batang Pier para sila ma-eliminate ngayong Governor's Cup. Abang naging best player of the game nga itong si Roger Pugoy na nakakuha ng 22 points at 7 rebounds. Naging matinding laban naman ang NLX Road Warriors at San Miguel Birmen. Tinalo nga ng San Miguel Birmen ang NLX sa score na 120 at ang naging best player of the game nga ay walang iba kundi ang kanilang imports na si Cameron Clark na nakakuha ng 45 points, 17 rebounds at 3 assists. Ngayon naman ay inaabangan ang laban ng San Miguel Birmen at Rain or Shine na kung matatalo nga ng San Miguel Birmen ang Rain or Shine, malaki nga ang pag-asa nila na makakuha sila ng twice to beat. Ibang labanan din ng twice to beat ang magiging laban ng Barangay Ginebra at Tropang Giga mga ka-idol. Sa magiging laban nga ng Tropang Giga at Barangay Ginebra, tila nag-aalala ang Tropang Giga sa kanilang imports. Dating si Hollis Jefferson ay isang Muslim at magpa-fasting nga during Ramadan. Maaaring maka-apekto nga sa magiging performance ng kanilang imports na sinasabing mas matinding laban ang mangyayari sa pagitan ng TNT at Barangay Ginebra. Bago tayo magpatuloy mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin ang ating ka-idol na si Rondal Bersubidad at hindi rin naman papauli ang ating ka-idol na si Kagawad Kat sa Kinudugusin mula Goni Bulacan at shoutout sa kanyang kaibigan na si Rizel Ibanada Canite, Barangay Vito, Sagay City, Negros Occidental.
Kasama rin natin si Xavier Nicole Rica Plaza at shoutout sa kanyang asawa na si Jacqueline, sa kanyang anak na si Xavier Nicole, Mary Heart, Dave Alexis, at sa lahat ng mga Rica Plaza sa Hapitan, Barilis, Cebu. At muli po mga ka-idol, inibitan ko po kayong sumali sa darating nating Thanksgiving or Grand Draw na gaganapin nga po natin sa Facebook page na Dodong the Explorer. Kailangan nyo lang pong gawin ni i-follow. Sundin ang instruction na nakapost po sa ating Facebook page na Dodong the Explorer kung papaano po magkaroon ng entry. Well, you have a chance to win 500 pesos through GCash at 1 Scotty Thompson shoes. Kung kahit ano pang hinihintay nyo mga ka-idol, sumali na kayo sa ating darating na Grand Draw at i-follow ang Facebook page na Dodong the Explorer. May pag-usapan natin ang winning team or defending champion ng Governor's Cup na Barangay Ginebra na binabalot nga ngayon ang issue mga ka-idol. Na nga dyan ang pagpapagaling nitong si Japet Aguilar na alam naman nating limited din ang nagiging laro sa Barangay Ginebra dahil sa injury nga na natamo niya mga ka-idol. At isa pa dyan itong si L.A. Tenorio na sa ngayon nga hindi pa makakapaglaro sa Barangay Ginebra dahil sa kanyang injury. Kami nga nagsasabi na ito ng hudyat na magre-retiro na itong si L.A. Tenorio. Kaya't kabilaan na nga ang pagpili ng Ginebra Management sa maaaring maging kapalit nitong si L.A. Tenorio. Na isa na nga dyan sa prospect nila, itong si Wami Changson ng Tira Firma na ino-offer nga nila itong si Sidney Mubre at Jason David. Tagal na nga itong plano ng Barangay Ginebra na hanggang ngayon nga hindi pa rin nila nakukuha itong si Wami Changson kung kahit nakafocus nga sila ngayon sa pagkuha kay Chris Newsom at Tyler Tio. Sabi pa nga sa ating source, last season pa namin gustong makuha itong si Chris Newsom kaso not available for trade daw talaga siya. Tapos nasabayan pa niya ang injury last conference pero sabi naman ni Boss, subukan ulit namin ngayong season. Kausapin ng management ng Meralco. Ang plan B namin itong si Tyler. Malaking improvement ng batang yon. Kung wala talagang pag-asa kay Chris Newsom, si Tyler na lang daw ang kukunin namin para makumpleto na ang Ginebra Grand Slam. At kamakailan nga mga ka-idol ay bali-balitang dinikline ng Meralco Bolts ang offer ng Barangay Ginebra. Dahil di umano'y gustong isama ng Meralco Bolts ang big man ng Barangay Ginebra na si Christian Standardinger na alam naman nating malabong ibigay ng Barangay Ginebra. Dahil isa rin sa mga key players ng Barangay Ginebra sa ngayon, itong si Stan Hardinger. Tila nga ngayon mas maingay ang pagkuha ng Barangay Ginebra. Kay Tyler Tio na sabi ngayon madadagdagan ng gwapo sa Barangay Ginebra at walang iba na nga kundi itong si Tyler Tio. Nasabi nga ni Coach Tim Cohn, isa rin sa humahanga sa ipinapakitang galing itong si Tyler Tio. They're spreading the floor, shooting the ball well. Tyler Tio is turning into a superstar. And what he was a backup at Ateneo, amazing. How good Ateneo is, their backups come into the PBA as superstars. Magdag pa ang tila pahiwatig nitong si Snow Badua na sinasabing mago Tyler Tio for 3, bang! Kinito, that was a big shot from Tio and Coach Tim Cohn is so happy about it. Tila isang malaking sinyalis na ito na papalapit na ang pagkuha ng Barangay Ginebra kay Tyler Tio na sabi pa nga rito, breaking news, Ginebra San Miguel reportedly plan to acquire Tyler Tio from Phoenix. Negotiation between Phoenix and Ginebra has been started. Mga kayo mga ka-idol, it's a prank na hindi pa natutuloy ang pag-trade kay Tyler Tio pero ito'y matutuloy na at babalikan nyo ang video na ito dahil sigurado na makukuha ng Barangay Ginebra itong si Tyler Tio lalo pa nga ngayon at napakaingay ng pagkuha ng Barangay Ginebra kay Tyler. At alam naman natin kapag ang Barangay Ginebra nagdesisyon, makukuha at makukuha nila ang gusto nilang player. Malupat, kayang pakawalan ng Barangay Ginebra ang isang katulad ni Aljun Mariano at Jason David at Sidney Mubre. Makakuha lamang sila ng malakas na player na ginawa na nga nila noon pa kay Jeff Shan, Prince Caperal at Ken Salado. Ngayon nakuha na nila itong si Jamie Malonzo. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, excited na ba kayong mapunta itong si Tyler Tio sa Barangay Ginebra? At sino nga kayang karapat-dapat na pakawalan ng Barangay Ginebra kapalit nitong si Tyler Tio? Kung ano yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.